kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan, kasama sina Lakay, Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine, Api, DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Naimbag ang bigata apo Pangulong Bongget Marcos. Aba, may isinusulo naman ating Pangulong Marcos, ha? Abay, Cebu tourism. Abay, kailangan daw po nating ipromote ma ating mga misis ang mga pagkain ng mga Pinoy. O nga naman, ano, ha? Abay, yung adobo, ayan, sinigang. Ayan, para mas marami yung pares ni Diwata. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Makalma. Ingat-ingat. Bawal po ang ma-heat stroke. Abay, grabe, ano, ha? Abay, mga lolo, mga lola, ang sabi po ng pag-asa dito po sa Metro Manila ay tuloy pa rin ang mainit na panahon. Abay, sabi ng pag-asa ay dito sa Metro Manila ngayong araw ng Lunes, inaasahan po ang 42 degrees Celsius na heat index. Kaya huwag po muna masyadong lalabas, ha? Kung hindi rin kayo pupunta sa SM, ayan, sa Robinson's o kaya Ayala Malls, ha? Para magpalamig. At doon sa Central Luzon, naku, Mayor Belen Fernandez dyan sa Dagupan. Hindi ba na nga matay yung mga bangos natin dyan? Abay, ngayon eh, aabot daw po ng 47 degrees Celsius ang temperatura, ha? Abay, kasama naman ang Tuguega raw, Cagayan. Ay, apo, padiditaayan tayo sa Ilocos region, Lawag City. 45 degrees sa Pili Camarines Sur. Kaya ingat-ingat po, ha? Ayan, bawal po ang ma-heat stroke ngayon. Mainit ang panahon. Kaya pati si Defense Secretary Gibo Chodoro ay secretary, ha? Si Mangpat ka na po, dakap niya ay Hawaii, ha? Abay, nag-press con sila ni Defense Secretary Austin sa Hawaii noong Biyernes. Abay, ready na ba, ha? Ano ba yung report? Tama ba yung report, Apo General Romeo Omet Browner? Abay, Secretary Gibo, Secretary Anyo, ha? At Secretary Apo General Dick De Leon, abay, what is happening to our intelligence community general, sir, ha? Abay, mamaya ay ano nga natin, ilabas natin yung nakudakan, ha, ng ating bubit. Abay, naku, maewan ko lang kung magalit ang mga, relax lang, RHTV, mamaya yan. Abay, mamaya ilalabas natin yan. Abay, may napitikan po nung ating bubit dyan sa may White Plains. Sabi ko na nga ba, eh, ha? Abay, creeping invasion na ba ito? Abay, nasa White Plains na, ha? General Omet Browner, ha? Abay, may mga nakitang ano, Chinese couple, mahabigan. Actually, hindi naman Chinese couple, eh, ha? Abay, buti man lang sana kung Chinoy. Ayan. Abay, saan po kayo nakita, mahabigan, ng mga Chinese nationals? Abay, grabe, gumagamit ng sasakyan. Ewan ko ba kung sasakyan ito ng ahensya ng pamahalaan. Ayan, sabihin na natin Coast Guard. Ayan. Abay, mantagin po niyo, mahabigan, eh, may mga bodyguards pa. Abay, sino nagpapasweldo sa kanila? Ba't meron pa silang mga bodyguards? Grabe, ano, ha? Talo pa ang mga opisyal ng pamahalaan.
General Dick De Leon. Sino ba ang chief ng ISAP ngayon, ha? Abay, grabe po ang mahibigan, Secretary Paeng Alunan. So anyway, mainit ang ating mga isyu ngayon, mga misis. At eto pa, ha? Dahil mainit ang panahon, abay, ang sabi po ng DepEd, mga ating mga teachers, mga classmates, abay, yun daw pong may mga gagraduate pala ngayong May ba o ano, ha? June, ha? Abay, ang sabi po, yun daw po mga graduation ngayon at saka moving up, dapat na po mga principal, mga teachers, ha? Principal Cynthia Villar, ha? dapat na po indoor ang mga celebration natin, ha? Ayan, at huwag pong out, para hindi ma-hit stroke, hindi mainitan ang mga magulang at syempre, ang mga magsisipag graduate. Coming. Pero ito ang malupit, mga misis. Talagang mag-iinit ang ulo natin dito, ha? Abay, tinamaan ng magaling ang Manila Electric Company, ha? Paring Joe Saldarriaga, anyari, ha? Abay, magpapatubad na po ng dagdag singil ng kuryente. Ngayon bang may billing natin o next month? Pambira naman. Bossing Manny B. Pangilinan, moderate lang po. Ha? Moderate lang. Grabe naman. Oh. Kumita lang kayo ng 10 billion pesos nitong first quarter. Salip naman na pag-aani naman ng buhay ng ating mga kababayan. Medyo steady lang sana ang singil sa kuryente. Diyos ko, magdadagdag pa, ha, ng singil sa kuryente. Huwag naman, moderate lang, bossing, MVP, ha. Coming. Abay, mag-iinit ating mga kababayan, mga ginanantahan ng pagkaganyan. At eto nga pala, ha, Secretary GM, ano bang tawag nung... ano natin na dyan sa Alan na Upaw, Noble Sir, ha? Noble Jimenez, dyan sa Clark. Abay, may report ng isang foreign newspaper, mahabigan. Abay, kineri na ba ito? Tama ba ito, Secretary Gibo? Abay, ang mga Amerikano daw po, mahabigan, ni nag-install na ba o mag-i-install ng Patriot missiles sa Clark Air Base, ha? Wow. At dadagdag pa pa ng SAMs, ayan, yung surface to air missiles. Wow. ganyan ba ang paghahanda natin ngayon? Kaya siguro nag-iinit ang China, ano, ha? Ayan, ginogoyo tayo, ha? Meron na bagong kasunduan sa Ayungin Shoal. Ayan. Pero ang sabi po ni Secretary Gibo at Secretary Anyo, ayan, ploy lang daw po yan, black propaganda ng China. Dumb-dumbing bayan. Monday morning, chill-chill lang po tayo mga kuya, mga ateng, kat na mainit ang mga issue ngayon. Ayan, naimbag na bigat mo, manang Aimee, ha? Abay, napintas na ito planum, Apo Senadora. Alam po niyo mga misis, yung mga nakaranas po ng ano ng benepisyo ng kadiwa anong araw. Abay, paging Department of Agriculture, Secretary Francisco Chu Laurel. Abay, abay ang sabi po, gustong buhayin ni Senator Aimee Marcos ang NFA FTI Kadiwa. Ayan, dahil halos doble po ang pagsasamantala, kinikita ng mga middlemen, mahabigan. Kaya ang sabi po ni Manang Aimee, kasi yung mga presyo ng mga gulay-gulay ngayon, mga misis, mga ateng, abay, halos doble-doble na po, mahabigan, lalo pagkadumaan sa mga middlemen ng mga ganid. Kaya ang sabi po ni Senator Aimee, buhayin uli ang Food Terminal Incorporated, ang Kadiwa Centers, at nang sa ganun sila na ang bibili ng mga produkto direkta, ha? Direkta sa mga farmers para hindi po masyadong mataas ang presyo ng mga bilihin. Actually, Right Worshipful General Ruel Rivera, ha?
Abay, sabi na aking bubit na jail warden, abay, ginagawa na pala ito, kaya mahabigan yung mga pagkain ng ating mga PDL sa mga city jails. Abay, mura po yung kanilang binibiling supply, kasi yung pong tagabili ng pagkain nila sa mga city jails sa Right Worshipful Jail Royal Rivera. Abay, direkta na pala sa mga farmers, meron silang kausap ng mga farmers, mga misis. Para mura po ang nabibiling mga gulay, pagkain. Eh, dapat ganyan, ha? Secretary Laurel, ayan, manang Amy, ayan, pukpukin mo ang DA. Pero ano nga ba ang latest ngayon sa palasyo ng Malacanang? Sandali lamang, Oy, Mr. Yusek Andolong, ayan. Abay, kumusta na, Mista? Di ka nagpaparamdam sa PMA Sandigan 82, ha? Namimiss ka rin na Mr. General Mel Mabilin. Colonel Alex Sembrano, ayan. Abay, ano ba ang latest talaga, ha? Ano ba ang gagawin nating paghahanda? Ayan. Sandali lamang, naku, Admiral Balilo, ha? Abay, panoorin niyo mamayo ating ilalabas na picture, footage nung abay, mantakin po niyo mahabigan ni Chinese National, eh. Gamit ang sasakyan ng Coast Guard, ang laki lang ng tatak ng Coast Guard. May mga bodyguards pa, ha? Bakit? Eh, buti man lang sana kung mga kaibigan natin, mga Chinoy businessmen na may mga threat, ha? Pero hindi po, mahibigan, nasa restaurant, eh, ha? Pero dumako muna natin sa palasyo ng Malacanang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hinimok ang Pilipino na isuportahan at ipromote ang mga lokal na pagkain. Abay, Mr. President, para magmura po ang presyo ng pagkain at para lalong dumami ang masasarap nating pagkain, hindi tipid sa sahog ba? Abay, ibalik mo yung dating programa ni Apo FM, ha? Kani Apo dating First Lady, ha? Yung Kadiwa, yung FDI, Under National Food Authority. Ayan. Pero eto, food tourism naman itong gusto ng Pangulong Marcos, ha? Sige, ipromote mo yung ano natin, Mr. President, empanada, ha? Ayan. Ano bang mga pagkain na gusto ng mga turista rito sa atin bukod sa adobo? Alamin natin, report mula kay Aris number 14. Meron bang food tasting dyan, Miss Let, sa Malacanang, ha? Eh, kung gusto ng Pangulong Marcos na pilahan nyo ating mga pagkain, ayan. Eh, isama mo si Diwata. Ayan, isama yung mga pares dyan, ha? Eh, kaya lang yung sanitation talaga, Mayor Amy Calixto Rubiano, ha? Abay, dapat mabantayan dyan sa pares-pares, ha? Ni Diwata dyan sa tabi ng Senate Building. Dumako tayo sa Palasyo ng Malacañano, ang latest sa Pangulong Marcos. Miss Let, please come in. Let Narciso. Lakay ni Kayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino, kabilang ang overseas Filipino workers, na suportahan at itaguyod ang local cuisines para sa gastronomic tourism. Sa kanyang vlog na pinamagatang Chibog, isinulong ng Pangulo ang pagtangkilik sa micro, small and medium enterprises na nag-aalok ng mga lokal na pagkain at produkto. Nanawagan din ito sa mga OFW na ipasubok sa mga kaibigang dayuhan ang pagkain Pinoy at imbitahan silang bumisita sa bansa. Kasabay nito'y pinuri ni Pangulong Marcos ang pagkakabilang ng Pilipinas sa listahan ng Taste Atlas sa mga bansang may pinakamasasarap na pagkain, partikular na ang sinigang at lumpiang Shanghai. Kaugnay nito, interesado ang presidente na subukan ang sikat na street food na Pares, partikular na itinampok sa BBM vlog ang viral na Pares vendor na si Diwata. Sa mga foodie na kagaya ko, i-comment ninyo.
kung ano ang food trip natin dapat sa susunod na linggo. May nagbabiral ngayon ng mga parisan. Mukhang masasarap. Tignan nga natin at masubukan natin. Patuloy po natin suportahan ang ating mga lokal na pagkain at produkto. Suportahan natin ang ating mga MSMEs sa mga OFW. Ipasubok pa natin ang pagkain Pilipino sa ating mga kaibigan na iwan. Tapos ay imbitahin na natin dito sa atin sa Pilipinas. Si Pangulong Bongbong Marcos. Lakay? Bakit pati si Diwata ay nabigyan ng pansin ng Pangulong Marcos? Nakakain na ba sa dyan sa may Paris-Paris ni Diwata? Dyan sa may Senate building? Malapit sa Senate? Gusto niyang subukan Lakay kasi nga daw viral ngayon. Mm-hmm. Siguro Mayor Emmy ha, yung sanitation natin dyan. Alam mo naman yan eh... Walang gripo-gripo dyan. Eh. Siguro so, yun din ang dapat bantayan natin. Yung sanitation. Ha? Yan yata ang kulang kay Diwata. Although na masarap at mura na. Biro mo, 100 pesos lang mislet. Unli rice ka na. Unli sabaw na. Ayan, tapos yung ano yung pares niya? Yung lechon Macau? Crispy lechon Macau ba yun? Ha? Grabe ha? Parang ang sarap tignan. Ha? Ayan, tsaka nadadaanan ko araw-araw yan, ang haba po ng pila mga misis. 100 pesos lang, unli kanin, unli rice, unli soup, meron bang soft drinks? O saan ka pa? Pila-pila po. Sa mga Pinoy Lakay, di ba, patok talaga kapag may unli. Kailangan tayong mga medyo matatakaw, ha? Abay, medyo limitado ang baon o kaya... food allowance. Abay talagang maraming pipila dyan sa kainan ni Diwata. Ayan. Anyway, so anong schedule ng Pangulong Marcos? Pero teka muna. Anong wala bang reaksyon ng Malacanang dun sa sinabi ni Secretary Gibo at Secretary Anyo? Yung sinasabing bagong kasunduan daw. Sabi ay napag-usapan na raw yan ni Ambassador Wang at Secretary Gibo Chudoro. Wala pala kay pahayag ang Malacanang tungkol dyan. Okay, so ano yung schedule ng Pangulong Marcos ngayon? Ngayong umaga ay dadalo ang Pangulo sa GOCC Day dito sa PICC sa Pasay City, Lakay. So magre-remit ang mga tinatawag na Billionaires Club ayan, ng GOCC sa pamahalaan. Wow, GOCC, ayan, mga PAGCOR... PCSO, yes, ayan, anong mga... Land Bank of the Philippines. Ayan, Land Bank. Naku, daming pera ng Land Bank, ha? Nakasin sila ang top ngayon, magre-remit. Si Madam Rosana Ortiz. Ayan. 32.2 billion Lakay ang kanilang kinita para sa as of May 3, 2024. Aba. Banggitin ko na kasi yung palang kinita ng GOCC Lakay ay nasa 88.56 billion at yan ay 11 beses na mas mataas kumpara sa 8 billion na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ayun naman pala eh. Ayan, gastusin para sa serbisyo sa bayan. At siguro unahin yung food security, yung murang pagkain. Oo, tama Lakay. Ayan. At mamaya ay kikilalanin ayan, sa pangunguna ng presidente itong mga nangunguna sa mataas na remittance mula sa GOCC. Okay, anong oras sa nasa PICC ang Pangulo? Kaya pala maraming mga ano diyan, mga security. Ayan, alas 9 ngayong umaga yung schedule niya dito. Aba, mamaya na lang konti, baka nandiyan na yan. Anyway, sige, maraming salamat Miss Letta. Balik muna sa Lakay. Good morning. Dum-dum-ing. Bayan. Maraming salamat Letta Narciso mula sa Palasyo ng Malacañang. At speaking of remittance, ha? Magre-remit ba? Magre-report ba na makita ng mga government-owned and controlled corporations? Abay, kumusta ang collection natin, birthday boy?
Teka muna, bago makalimutan ha, abay batiin ko lang ng happy birthday yung kababayan ni Pangulong Marcos na taga Batac, Ilocos Norte ha. Abay si Customs Commissioner Bienvenido Rubio. Aba, Apo Commissioner, naragsak nga panagkasangay apo ha. Abay, kumusta ang koleksyon natin dyan sa Customs? Ayan, binabati ka rin ni Finance Secretary Ralph Recto ha. Collection pa more. Nako, lalo ma-pressure si BIR Commissioner June Lumagi nito, ha? Abay, huwag kang mag-alala, Commissioner June Lumagi, ha? Basta nandyan ang mga taga-birth, di ba? Kuyang Ed Tolentino, ha? Abay, siguradong lampas-lampas ang iyong target collection dyan sa BIR. Standby, noche kakas. Abay, may tuloy ang, ano, ang tigil pasada ng mga jeepney drivers. Abay, standby, Noche Cacas. Standby, Edniel Parosa. Aba, nasa Hawaii pa si Secretary Gibo Chudoro. Abay, mukhang nawiwili yata sa Hawaii. Mukhang nag-sightseeing pa sa Waikiki Beach. Ay, Secretary Gibo, nasa Waikiki Beach ka ba? Ha? Ayan, alam po niya mabing pagka sa Waikiki Beach talaga ay... Abay, napakaganda ang mga tanawin dyan, ha? Bukod dun sa kanilang magandang beats. Aloha! Pero para sa mga nagbe-birthday, ayan, katulad ni Attorney Dodo Dulay. Uy, ha? Attorney Dodo Dulay ng DILG, ha? Yusek, ha? Abay, happy birthday. Abay, binabata ka ni Sec. Boying Remulla, ha? At saka ang executive session, sina Danny Javier, kung Jonathan De La Cruz. At itong si Senator J.B. Ejercito. Happy birthday, Yusek Dodo Dulay at J.B. Bidanya. Aba, yung aming piloto sa DCR-8 at pagbaterin kay Yusek Dodo, kay mula kay Paolo Capino, ayan, at Ed Javier. Ayan, happy birthday Yusek Dodo Dulay. At siyempre, para masaya ang celebration natin, Yusek, ha? Abay, kailangan eh, meron tayong iniinom na Emperador Double Light. Doble suave, doble sarap yan. Para masaya ang barkada, para masaya ang executive session, para doble ang tawanan, doble ang kasiyahan. Magaan na inuman? Abay, easy-easy lang yan with Emperador Double Light. Dahil doble suave, doble sarap. Every moment, ang gaan with Emperador Double Light. Emperador Double Light, doble suave, doble sarap. Oras, Chief Justice Alexander Jesamundo. Kumusta po kayo, CJ? Oras, ganap na alas 8:31. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO. Galing-galing mo, smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit, inis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste, ACS. Abay, kailangan ni magpalamig tayo ng konti, ha? At siyempre pagka break time, ayan, para makapag relax, ayan, eh yung break time natin, sabay natin ng malamig na RC Cola Mega. Itong RC Mega, mga kuya, mga ating, may sarap na babalik-balikan na. At saka affordable kasi, dahil 24 pesos lamang ang suggested retail price yan. At ang damdaming bayan, sarap yan ng RC Mega. 24 pesos ang SRP. Oras, Justice De Quiros, Justice Romy Barza. Alas 8:33.
Lakay! Oh. Anong oras na? Alamin natin kay Sister L. Oras, Sister L. It's 8:37. Bilis ng oras. Ang bilis ng panahon. Good morning, Sister L. Good morning, Lakay. At good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong Happy Monday! Dapat energetic tayo, Lakay. Pero gusto ko yung damit. Oh, cool na cool yung parang malamig sa mata. Pang-summer to, Lakay. Summer look ba yan? Oh, ayan. Medyo bodycon dress ang tawag dyan. Oo nga, kaya kita ko yung bakat ng abs mo eh. Bigla tinakpan. Huwag kayo mag-alala, di nyo po makikita. Ayan, pero ayan, mahaba yung damit ni Sister Ella. Pero talagang bakat na bakat lahat, mga kaibigan. Lakoy? Bakat na bakat pala eh. Ayan, bakat na bakat talaga ang hubog ng katawan ni Sister Ella. Pero Lakay, bakit nakaganyan ka today? Para kang ano? May dala ka mong Bible dyan. Hindi, may meeting kami sa City Hall mamaya. Sa City Hall. Para saan ba yan? Yung meeting yan? Kasi yung ating mga constituents sa Star City Hall. Abay, nagre-reklamo. Ano reklamo nila? Hindi rin masyado malamig yung ice world natin. Snow world kasi. Snow world, ayan. Malamig, Lakay. Kaya pag-usapan na yung mamaya, dadagdagan ko ng 10 truck ng yelo. Para hindi na magreklamo yung mga constituents natin yan. Ganun. Baka naman hindi sila naliligo. Kaya sila init na init. Ayan, para po, ayan. Sabi nga ni Maine Mendoza ng Itbulaga. Hi, Maine Mendoza. Good morning. Mm-hmm. Ay, Senator Tito Sen. Kuyang Sir, ayan, good morning. Ayan, thank you sa plugging. Na-i-plug pala ni Maine Mendoza ang Star City. Talaga. Baka nagpunta sa Snow World itong si Maine Mendoza. Minsan lakay sila yata parang alam mo yun, sa mga vlog-vlog or mga sinushoot sila. Location shoot, ganyan. Pumunta sila. Ayan, invited po kayo. Isama si Senator Tito Sen, Tito Vic and Joey. Ayan. Si Senator Sen ay babalik ito sa Senado. Sigurado yan, ha? Dapat yan ang mga dapat babalik yan. At saka Senator Ping Lacson, ay mga ganyang kalibre ang ano, ha? Mm-hmm. Mga senador na dapat ibinabalik sa Senado. Mm-hmm. At gusto ko rin sana classmate, Boy Pexon, si Senator Franklin Drilon. Ay mga ganyang kalibre ba ng mga mababatas? Parang hindi ko na naririnig ang former Senator Drilon. Mukhang medyo mahina na yata ang Senator Franklin Drilon. Pero kaya pa yan, ha? At saka kung kakayanin, sana si Manong Johnny Ponce Enrilin. Ay, Manong Johnny na yung magabigat. Graduate na si Manong Johnny, Lakay. Ayan, kumain ka pa ng maraming saluyot, Manong. Ayan, tapno, pumigsa ka, tako, ha? Mabani mo pwede ang serbi, iti pagilian. Dumb. Bayan. Alam niya po, hindi ho po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis sa yung kay Deo Makalma. Kung wala si Deo Makalma, kulang ang almusal ko. Deo! Deo! Eto na, Justice Sam Martirez. Good morning! Standby, Noche Cacas. Abay, tulo pala ang tigil pasada ng mga jeepney drivers ng Manibela at Piston. Diyan sa Las Piñas, Paranaque at Pasig. Standby, Noche. Standby, Angel. Standby, Val Gonzalez. At ayon sa ating bubit, Admiral, nako baka magtampo sa atin itong si Sinulakay? Admiral Arman Balilo, ha? Bakit? Si Rear Admiral Arman Balilo? Di ba nagpa-thank you na tayo? So, pa-thank you ka ulit. Baka bawiin itong plaque. At saka yung commandant ng Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hill Gaban. Ayan. Abay, sa bagay, huwag kayong magtatampo. Ayan. Kasi minsan talaga yung totoo, the truth hurts, sabi nga Miss Sister L. Oo, ganun talaga. Lalo't may mga report pang ang Philippine Coast Guard ay napasok na ng mga ano, ha? Ayaw mga deep penetration agent ng PLA, ha? People's Liberation Army ng China, ha? Abay, ayon sa ating bubita, Sister L.
Alam nyo ba na may mga Chinese nationals? Hindi po mga Chino yung mahabigan, pure Chinese nationals. Abay gumagamit ng sasakyan ng Philippine Coast Guard. What? Yes. Grabe naman. May mga bodyguard pa. Ayan. RHTV, ipakita nga yung video na. Ayan. Abay, may escort pa. Ayan. Naka Toyota ng Cruiser. May Alphard, Toyota Alphard. Mr. Cesar, baga rin sa Toyota alabang ito, ha? Mm-hmm. Pagkatapos, meron pang escort na Toyota Hilux ba ito o Toyota Innova, ha? Ang laki-laki ng tatakpo, mahabigan ng Philippine Coast Guard. Ayan, sa logo? Gilid. Oo, logo ng logo. Philippine Coast Guard. Abay, siguro... Kaya nakapagtataka po, mabigyan, bakit ganon, ha? Mm-hmm. Eh, si Admiral Balilong, niwalang ang bodyguard, ha? Pero itong ilang Chinese nationals, abay, gamit na ang, ewan ko lang kung sasakyan ito ng Coast Guard, o bakit, may mga bodyguard, ayan, may, ano pa, ilan yung bodyguard niyan, ha? Abay, paglabas ng restaurant, dyan sa may White Plains, eh. Naku, malapit sa Campo Aguinaldo, isang hakbang lang, eh. Campo Aguinaldo na yan, ha? Abay, kontodo bodyguard pa po, mahibigan. Abay, so ayon na sa ating bubit, General Admiral Gaban. Abay, siguro po ay... reviewin natin yung mga security natin diyan. Oo, baka nakakalusot yes. Lang kaya, no? Hindi ba sabi nga may mga Chinese nationals diyan na naging ano, nako ng mga Filipino identity, mga ganyan, license, passport, ayan. Tapos napapasok po sila sa iba't ibang government agencies. Yung isang sasakyan lakay, mayroon, parang dalawa yung mayroong logo ng... Tatlo, Coast. Ayan, ito yung ito Toyota yung Land Cruiser, ayan, kulay maroon. Ayan oh, yung, ito yung... Ayan, ayan, Tapos yung isa pa, may isa pa eh. Yung isa eh... parang yun yung may nakalagay na for official use only. Yeah. Yun ba yun? Tama ba ako? Parang yun yun eh. Kasi parang lagi ako may nakakasabay nun lakay dito, madalas eh. Dumataan dito sa cultural center. Ayan. Ayan. Hindi ko na malamang kung pick up ito o Innova. Hindi ha? Ko rin ayan, lakay eh. Medyo putol. So, tinatawagan natin ang Philippine Coast Guard. Baka mamaya eh... Feeling ko lang kayo nakalusot ito. Para yung nakita ko dyan sa may heritage eh. Ha? Ayan. Naka-suburban ba yun? O continental ba yun? Ha? May dalawang hagad. Ayan. Sa harapan at saka sa likod. Sabi ko, sabi ko, sino ka itong congressman na ito? Ha? Abangan ko nga. Bakilala ko. Ayan. Abay, pagbabae, Chinese national. Chinese national? So, hindi pala siya opisyal. Kaya, HPG, sino ba ang chief ng HPG ngayon? General Marville, ha? Abay, kaya maraming nagagalit sa atin kung minsan eh, ha? Abay, kung sino pa yung mga dayuhan, ayan. Pero lakay bakit? Sino pa yung mga sandamakmak na mga escort, mga wangwang, ayan. Actually, sila yung laging tutut. Oh, yan. Hindi ba red plate yung ano? Baka pag-government lakay, red plate. Bakit, kaya nga. Bakit eh. Itong mga to may logo-logo? Baka mamaya dinikit lang nila yung lakay. bakit may bodyguard? Ayan. Yan tanong dyan, ha? Abay, kaya siguro bakit po ay... Oo nga. Tingnan natin... siguro kailangan investigahan yung ganito lakay. Ano? May importante malaman. Dahil ba unauthorized use of vehicles or baka mamaya nasisiraan na po ang inyo ang ahensya ng Coast Guard. Pagkatapos may blinker pa. Ayan, may wangwang pa. Ayan, pero wala naman yatang hagad ito. Ha? Ayan, isumbong bodyguard. Natin yan kay Rear Admiral Armand Balilo at kay... Pakicheck, Admiral si Gaban, Gaban, yung commandant ng Philippine Coast Guard. Baka hindi po ninyo alam yan, baka may mga nagpapalusod yan, nakahiya, lalo sa mga nakakita. Ha? Walang wangwang,
walang counterflow, walang tong. Meron pa rin po may mga wangwang tsaka blinkers. Dumbing. Ito na ang report ni Noche Cacas. Ayan, General Alan Nazaro ng HPG, siya pala ang direktor ng Highway Patrol Group. Abay, pakicheck po, General Nazaro, sir, ha? Eh bakit ganun? May order na ang Commander-in-Chief, ang Pangulong Marcos, ha? Na bawal ang mga blinkers at mga wangwang, mga sirena. Eh bakit meron pa rin, ha? Ganun pa rin. At ang nakapagtataka dito, General, bakit maraming foreigners, ha? Actually, puro ano lakay. Karamihan na napapansin ko, Chinese nationals. Kaya nga. Bakit gano'n? Sa anong dahilan? Ayan, sa mga kainan na nga lang lakay, di ba? Eh bakit daladalo pa ang hagad? May mga bodyguards pa? Mm-hmm. Paano nangyari yan? Paano nyo napapayagan? Ano meron? Dumbing. Eto, meron daw tigil pasada sa Las Piñas at Parañaque, Sister L. Sabay na nagsagawa ng kilos protesta, ilang chuper hinimok na makisama sa panawagang No to Jeepney Face Out. Aris number 27, Noche Cacas, please come in. Noche. Lakay at Sister L, dalawang chapter na sabayang nagsagawa ng protesta rally sa Parañaque at dito sa Las Piñas. Ito ay kaunay pa rin na lakay sa panayagang panawagan nilang notong POV modernization itong grupo ng Manibela. At katabi ko ngayon ang presidente ng Manibela, Alabang Baclaran na chapter, na si Dario Banayat. Sir, live po tayo sa DCRH Worldwide. Ito, kanina medyo malungkot nga yung nangyayari ngayon sa inyo, pero laban pa rin kayo. Laban po ang Manibela na nanatiling lumalaban. Ayaw po naming maalis yung aming traditional jeepney. Ito, hanggang sa huling patak ng dugo, lalaban po kami hanggang sa dulo po. Ito po ay lalo kaming lumalakas ang loob dahil nandyan si Mar Balbuena na aming pinuno sa Manibela. Ito ang aking mga kasama na nanatili na naninindigang lumalaban kami. Lalaban kami hanggang sa dulo. Diba mga kasama, laban? Laban, mga kasama, laban! Laban, mga kasama, laban! Laban! Yun, lakay, pinakikita nila. Kasi kanina, marami kayong mga hindi bumiyahe ngayon. Pero mas marami ang tuloy-tuloy pa rin sa kanilang pagbiyahe. Sa kabila ng kung magumpay ninyo, ay tagumpay rin nila. Itong mga kasama namin hindi tuloy-tuloy na bumibiyahe ngayon. Hindi po nila alam na ngayon po ay tigil masada kami. So, yung iba naman ay umuwi na rin. Yung kanina, bigot lang sila, tapos uwi na. Para kumuha lang sila ng pangkain daw. Maraming salamat. Okay, kung sakaling wala na talaga, tinuldukan na ng LTFRB. Eka muna, Edniel. Ay, Noche, ayan, tapos na ang deadline. Abay, maituturing silang kolorum ngayon. Abay, anong gagawin nila kung kukumpiskahin, i-impound yung kanilang mga sasakyan? Mananatili po kaming bibiyahe kasi po itong aming traditional jeep hindi po namin isusuko sa LTFRB dahil ito po ay aming pangkabuhayan. Ayaw po namin magutom yung aming pamilya kaya tuloy-tuloy pa rin po kaming bibiyahe kahit may deadline na po ang LTFRB. Ayan. Maraming salamat. Okay, so kung kukumpiskahin, lalaban po ba kayo? Laban po kami. Okay, sige kuya, dito ingat. Dito po magwawakas ang aming kabuhayan at ang aming buhay. Dito po kami nabubuhay, dito rin po kami mamamatay. Wow. Okay kuya, maraming salamat. Ingat at
sana'y mabigyan pa ng solusyon itong inyong problema. Actually, maraming sumusuporta sa inyo dahil una nga naman ay aalisin ang mga traditional jeepney, tapos papalitan pa ng imported na napakamahal. Samantalang pwede namang bumili ng mga murang jeepney matitibay na gawang Pinoy. Opo, ang dito sa local manufacturer natin, hindi po nila tinatanggap. Ayaw po ng LTFRB na yung local manufacturer ang mag-provide ng kapalit ng traditional jeepney natin. Yun po nakakalungkot na ayaw po nilang tanggapin yung ating local. Ang gusto po ng LTFRB ay ang imported na po galing po ng China. Yun po ang masakit. Bakit na po mas gusto nila yung imported galing China? Nandyan po siguro yung bilog na tinatawag. Anong bilog yan, kuya? marami pong bilog. Baka hindi bilog yan, kuya. Baka rectangle yan. Okay, kuya. Naintindihan namin yan. At ang iniisip niyo ay iniisip din namin. Iniisip din na marami. Maraming salamat po. Ang laban po na ito ay para po sa lahat, para sa aming pamilya at higit sa lahat, para sa commuter. Mm-hmm. Hindi lang po sa commuter, ang ating ekonomiya nakasalalay po diyan. Lalo na ang ating bilihin. Pag mapalitan po, maalis sa lansangan ng traditional jeepney, ay tuluyang tataas po ang bilihin dahil ang traditional, ang modern jeep po ay mataas na po ang tingil. Kaya magtataasan na po lahat ng bilihin kung ang modern jeep ang tatakbo sa kartada. Kaya ito ay aming tinututulan. Okay, kuya. Maraming salamat. Ingat. Ano pa rin niyo ulit, kuya? Maraming salamat po. Ano pa rin niya, Noche? Si Dario Banayat. Dario Banayat. Ang presidente ng chapter, Alabang na Baclaran chapter dito sa lungsod ng Las Piñas. Wala ka naman sa Pilipinas, sa GCRA, sa Kusino, sinakasuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa video. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel tuloy. Standby, Edniel. Maraming salamat, Noche Cacas. Standby, Val Gonzales. Abay, beep, 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 LTFRB Chairman Chopilo Guadis. ano bang meron, Chairman Guadis, ha? Ba't ayon yung bilihin yung gawa ng Francisco Motors, yung mga local. Manufacturers natin ng jeepney, ha? Samantalang mas mura yan, mas sigurado, mas matitibay pa. Ba't pinagigitan niyo yung made in China? Ayan. Ano bang meron dyan, Chairman Guadis, ha? Paliwanag nga po kayo, ha? Imported daw lang kayo. Imported. Pero after 1 year, 2 years, ala na, ha? Pero tingnan natin kung pagkay sinuong mo yan dyan sa bahasa. Ewan ko nga ba kung bakit hindi nakita yan ni DOTR Secretary Jaime Bautista. okay naman ang modernization, pero tangkilikin niya ating sariling atin. Buti sana kung mas matibay important, di naman. Mas mahal pa. Basta sana lang kayo nakakasunod yung mga local manufacturers natin doon sa standard. Sana, di ba, i-support ang local na produkto ng Pilipinas. Filipino first policy sana pa. Oras, Sister L. It's 8:56. It's 9 a.m. And hello po sa lahat ng mga nanonood. Masyado kang mainit sa mga scammer. Ay, oo, Lakay. Sinasabi ko sa'yo kasi mayroon talagang nauuso na naman, Lakay. Bumabalik lang na naman sila. Kanina nga lang nakausap ng 2x2 ang DICT, uh-huh. Lakay. Ano? At bumabalik na naman po yung mga nang i-scam, mga nang haharas ko no, na Lakay, naloloka lang ako dahil may kakilala ako ano, na ang kanyang pangalan ay sinasabing may utang siya. Oo, may utang siya. At lahat ng nakakalala contact sa phone niya, Lakay, ay na-access. Mm-hmm. So data privacy Lakay. Data privacy. Uh-huh. Oo, Lakay, grabe. Tapos sila ay nangaharas at nagbabanta pa, Lakay. Nako,
kapag kayo nahuli-huli, sinasabi ko sa inyo, ang daming kasong pwedeng isampa sa inyo, tigil-tigilan nyo na yung mga kalokohan ninyo, pati yung mga taong nananahimik, idadamay nyo. At, kaya mag-ingat po yung mga viewers and listeners natin, mag-ingat po kayo. At siguro kayo dapat reviewin yung mga pogoy. At alam mo ba yung mga ibang pogo? Mm-hmm. Ganyan ang ginagawa mga scam. Talaga lakas. Yes. Di ba may kakilala nga tayo na nagtrabaho sa pogo? Mm-hmm. May kota-kota sila. Mm-hmm. Ayan, abay, mang scam. Ayan, yung una, dahil gas-gas na, yung love scam, yung pinapaibig yung mga foreigner, nabisto na yan. Kaya siguro nagbago yan. Nagbago na ng style. Ayan, mga kakaramihan dyan na mga pogo yan, Sister L. Nako, siguro yung mga bantayan natin, yung mga taga-pogo. Mm-hmm. Ayan, NBI, ayan, DICT, ayan. Tsaka pakicheck din. PNP, Anti-Cybercrime Unit ng Campo Crame. Itong mga nagsasabing sila ay mga legitimate online lending, mga kung ano-ano sila. Ang Securities and Exchange Commission siguro lakay, kailangan din nilang i-check yung mga ganito. Kaso nga, ibang pogo dyan, Colorum. Ayan, yun nga lakay. Yung iba namang legal dyan, yung operation nila, isang legal tsaka yan. Illegal. Illegal yung pang-i-scam. Ang nakakatakot lang lakay kung yung iba nating mga kababayan ay medyo baka na medyo hindi aware at sila ay biglang magulat na may utang pala sila tapos kakaharas sa kanila ay biglang sila ang ma-scam doon sa mga patibong nito mga modus nito lakay. Dahil lang sinasabi nila lakay, pag hindi ka nagbayad, ipopost namin ang mukha mo sa Facebook. Ayan, tapos ipost po ninyo ngayon na. Yan yung sinasabi ko, ipost mo at nang ma-cyber libel ka. Ikakalat sa mga kaibigan na si Elena Apit, hindi nagbabayad na utang. Ayan, balasubas yan. Oo, diba? Mga ganyan. No? Isasabi ko sa inyo, hindi ako nangungutang. Wala ho akong utang. Ayan. So, maraming dapat gawing trabaho ang mga anti-cybercrime division ng NBI, PNP, at lalo na ang DICT. Dumb-dumbing. Report nga muna kay Ednyal. Meron ding tigil pasyada sa Pasig. Abay, di ba apektado yung mga pasahero dyan? Ito lakay. Mga miyembro ng Piston at Manibela ang magsasanib puwersa sa kilos protesta o nagkilos protesta dyan sa may Pasig Palengke. Kumusta ang sitwasyon dyan? Marami bang apektadong pasahero? RH52. Ednyal Parosa. Ednyal. Lakay at Sister L, sanib puwersang nagkilos protesta nga rito ang mga tauhan ng Manibela at Piston. Dito yan sa Pasig Palengke para pa rin ipanawagan ang pagkontra sa POV Modernization Program. Leras baka ng Piston, Lakay at Israel, itong grupong Manibela na may mga rutang Quiapo at Marikina mula rito sa may Pasig City. Ayon sa Pep Joda chapter ng Piston, sa pamumuno ni Kuyang Marvin Maranan, may utos sa kanila mula sa National Office ng Piston para suportahan itong tropa ni Kamar Balbuena. Matatandaan, nauna nang nagsagawa ng tatlong araw na pagkilos itong Piston hanggang noong Labor Day. At ngayon nga'y oras naman ng Manibela para manawagan kahit lipas na ang consolidation deadline ng POV Modernization. Pero itong grupo ni Marvin Marana ng Pep Joda, todo kalampag pa rin sa mga kapwa-tsuper na dumadaan sa kanilang harap para samahan sila sa kanilang krusada. Pakinggan natin ang kanilang panawagan. Abang sila po, abang sila. Nakakasagawa lang tayo. Mga kuya po kayo! Dahil ng ating panayam kanina, tuloy pa rin sila sa pamasada sa labas ng rally hanggat walang nanimita sa mga hindi consolidated na pampublikong sasakyan. Pero kung may mga apektado ng mga commuter, maniban kanina sa rush hour, wala na ngayon. Wala nang mga apektadong commuter o stranded dahil normal lang naman umano itong pila ng mga pasahero kapag Monday morning dito yan sa Pasig City Public Market. Ba't may babae? Sino yung babae na may megaphone? Misis ba ng jeepney driver? Alam naman natin lakas. O Barker. Piston, hindi lang mga tsuper eh. Barker ba si Mrs.? Parang taga-support si ate. Ito, eh. Dahil, kasi alam natin kapag Piston, talagang pag sinabing Piston rally, hindi lang mga tsuper yan eh. Minsan may mga Mrs. ilang kasama. Minsan may mga estudyante. Hindi tsuper lakay. Masama minsan sa kanilang mga rally. Ganoon din kanilang itsura. May mga kababaihan din dito. Sa may Pasig Palay. Binabanggit nila, ngayong umaga lang naman ito at wala namang advice kung magpapatuloy hanggang hapon o hanggang bukas sa mga susunod na araw. Okay, maraming salamat din niyo. Balik sa inyo, Lakay at Israel. Secretary Jimmy Bautista. Ayan.
Mukhang ila-advise po tayo, Secretary, ha? At Chairman Chofilo Guadis, ha? Anong meron doon sa mga imported na jeepney na galing China? Yung Francisco Motors, Lakay, naalala ko na, yun, naalala mo yung interview natin, pinapayagan sila, pero as long as na makakomply doon sa... Mukhang bola-bola lang. Ayan, nakapag-comply na nga, ayaw pa rin. Ayaw pa rin ba? Akala ko may meron na silang ano. Hindi yata nagbibigyan ng komisyon kasi... Ayan, diretsahin na natin, Chairman Chofilo Guadis. Meron ba kayong komisyon, Chairman? Ayan, mula dun sa mga suppliers ng modern jeepney from China. Ayan. Relax lang. Ayan, maaga pa, kuya. Lakay, chill ka lang. Parang kanina ako yung sinisita mo. Ngayon ako na masisita sa'yo. Makalma ka lang. O report mo na kay Val Gonzalez, Sister L. Aba, may clearing operations ang Metropolitan Manila Development Authority sa mga alternatibong ruta sa pagsasara ng Kamuning Flyover dyan sa Quezon City. Nauwi daw yan sa argumento. Bakit RH5, Val Gonzalez? Val? Nauwi sa argumento, Sister L at Mayor, ang matinding pag-alma ng ilang mga may-ari na mga kainan at mga sasakyan na dito sa sinasagawang clearing operations ng MMDA dito sa barangay South Triangle, Quezon City at ilan pang mga lugar malapit dito sa ginagawang Kamuning flyover. Ito ay dahil sa pinaghahatak at pinagtitigitan ng mga MMDA enforcers ang mga nakaharang na mga kagamitan ng mga ambulance vendors at sasakyang nakaparada sa mga talye malapit dito sa bahagi ng GMA Kamuning. Nakipag-away ang mga may-ari ng tindahan dahil sa pinagkukumpiska ng MMDA ang mga gamit gaya ng kaltero at iba pang mga lutuan ng mga, sabi ng MMDA, matitigas ang ulong nagtitinda sa gitna na halos ng kalsada. Ang mga nahuli ay ang mga dati na ring nahuli noong nakaraang linggo at una nang pinagbawalan na magtinda dito sa lugar pero deadma ang mga ito sa MMDA. Pinangungunahan ni na MMDA General Manager Procopio Lipana, MMDA Strike Force Head Gabriel Go, at MMDA Assistant General Manager David Angelo Vargas ang muling pagsasagawa ng operasyon ngayong Lunes ng umaga. Sabi ni GM Lipana, ilang beses na nilang pinagpapawalan ang mga ito pero bawang mga pasaway at matitigas ang ulo ng mga ito. Gitang MMDA, hindi sila magsasawang manghuli araw-araw ng sino mang mga nagsisilbing harang sa mga alternatibong ruta habang kinukumpuni o sinasailalim sa rehabilitasyon ang Kamuning flyover. Nasa mahigit 10 sasakyan na ang natitigitan at ilan pang mga sasakyan ang nahahatak na mga dito sa nagpapatuloy na anti-clearing operations ng MMDA bukod pa sa mga pasaway na mga ambulance vendors na ginawa ng negosyo ang pagtitinda sa gitna ng daan. Wala rito sa Quezon City para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Easy ako naman, Val Gonzalez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. Alam po niyo mga misis, mga ating mga kuya, nakaawa din itong mga sidewalk vendors na ito. Abay, anong gusto yung gawin nila? Mang-hold up? Magnakaw? Ha? Mm-hmm. Kaya siguro ang mga LGUs din, Mayor Joy Beltran. Ah, Belmonte pala. Belmonte, Lakay. Mayor Joy Belmonte. Abay, siguro gumari ngayon ng programa para sa inyong mga constituents na katulad niyan. Abay, gawin niyo sila ng maglagay po kayo ng pwesto para makapaghanap buhay ng maayos. Dahil unang-una, kaya naman po nagiging sidewalk vendors yung mga kababayan natin na una, ala naman silang malaking kapital. Mm-hmm. Ayan. Parang isang kaig, isang tuka din yung mga sidewalk vendors natin. Kaya siguro, Chairman Don Artes, maging compassionate din tayo ng konti. Ha? Ayan. Abay man tayo, ipinangutang yung pinambili ng kalan. Ayan. Pinambili ng... ano diyan pagkain parang sinapit ni Diwata nung araw di ba diyan sa may Pasay siya ay na, na cleary yes ay siguro alam natin kanya-kanyang trabaho yan pero siguro paminsan-minsan maging compassionate din tayo at siguro ang mga LGUs din naman gumawa rin kayo ng programa
para sa ating mga kabayang gustong magtrabaho ng marangal. Hindi nagnanakaw, ayan, hindi nang-hold up pa. Alam ko sa Thailand, Sister L, merong maganda yung policy na ano, maraming mga vendors, sidewalk vendors, meron silang inilagay na isang lugar doon na doon kainan. Para lang sa, yan, sa para, kanila. Oh, allotted to para yes, sa inyo. Yes, parang street vendors. Mm-hmm. Ayan, oh, parang sa Korea, meron ding ganyan. Siguro ganyan ang gawin din ng ilang LGUs. Tulungan nyo rin yung mga inyong mga constituents. Mm-hmm. Na gusto, bigyan ng pwesto. Yes, na gusto maghanap buhay ng marangal. Dumb-dumbing bayan. Report mula kay Raymond at Paz. Wala ba sa'yo? Update sa Senado, Lakay, nandyan sa'yo. Ano bang report ni Raymond at Paz? Ha? Abay, balik session ulit. At sino ba yung mga senador na magbabalik ka Senado? Wala sa akin, Lotto King. Asan yung report ni ano ni Raymond at Paas, ha? Oh, sandali. Ito na lang, Lakay. Nakita ko, tama ba ako yung sa ICC ang report ni Lakay Raymond? Oh, ang ICC, pala, eh. Papapasukin na sigaw ng mga BBM supporters na nagra-rally dyan sa may harap ng Senado? Huh? Oh, may rally. Okay. May rally pala dyan sa harap ng Senado. Kumusayin natin ang sitwasyon dyan mula kay RH28. Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond. Elaine, isang grupo ng mga pro-BBM supporters ang nagsasagawa ng kilos protesta sa harapan mismo noong gate ng Senado. Ito yung grupong kakampi ni dating o ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang kanilang panawagan ay papasukin ang International Criminal Court. Kaya nakabandera dito yung mukha ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung kanyang ilan sa kanyang mga tauhan. Dito yung larawan nila Senator Pato de la Rosa, Senator Bongo, Atty. Panelo, Vice President Inday Sara Duterte at si Pastor Apollo Quibuloy. Na doon sa nating narinig ng mga pananalita dito ng ilang mga leader ng grupo ay ang kanilang binabanggit ay pamilya sila ng mga biktima ng drug war noong panahon ng Duterte administration. Kaya ito na daw ang pagkakataon na dapat ay pumasok ang ICC upang panagutin kung sino man yung nagpatupad ng madugong drug war ng nakaraang administrasyon. Sa araw na ito ay dito sa Senado ay hindi wala namang nakaitakdang mga committee hearings kaya tinasahan na yung mga mamayang hapon papapasok ang mga senador. Para sa kauna-una, Raymond, anong grupo yan? Sino ang leader yan? May anong pangalan ng grupo nila? Ano ba to? Bagong Pilipino. May mga binabanggit na ganun. Mm-hmm. Wala akong naghanap ako ng leader kanina doon nung ako'y pumunta sa kanilang area eh wala silang mabanggit, mukhang hindi pa daw dumating. Pero mga yung mga nagpapa-interview na kalimitan ay yung mga magulang ng mga biktima ng drug war dyan sa Malabon at Caloocan. Na yung mga kamag-anak nila ay napatay ng mga tauhan ng pulisya nung kasagsagan ng madugong drug war ng Duterte administration. Nako, taga Malabon at Caloocan, baka nandiyan si Senator Trillanes. At saka Senator Lera de Lima. May nabasa ako dun sa isang, ano ba yun tawag dun? Ano? Sa isang tarpaulin, ano yun, kay nakalagay, Welcome ICC, Goodbye Duterte. Ayan, tapos may mga kay litrat. Kay Senator ba to? Mamatay tao, walang lugar sa Senado, resign ba? Oh, may mga ganyan palang nakasulat na kay Raymond. Ito na ba yung sinasabi ni Senator Trillanes na maglalabas na rin ng arrest warrant ang ICC? Well, yun nga, yung mga posibleng mga dahilan, bagamat ang sinasabi naman ng iba, wala naman daw ganun. Pero siyempre, kung ano yung, yun ang ating tinitignan ngayon, dahil kung totoo, yung mga binabanggit ni dating Senator Sonny Trillanes, ito naman, mga karugtong itong mga pangyayaring ito, lalong-lalo na ang binabanggit ay tungkol sa madugong drug war, at nadidiin ang grupo ni Pangulong Duterte at kanyang ilang mga kilalang o kilalang malapit sa kanya dito sa mga kilos protesta na isinasagawa ngayong umaga dito, Mayor. Okay, maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond at Baas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo sama-sama tayo, Pilipino. Dumb,
daming bayan. Mayor siya ng Star City. Maraming salamat, Raymond at Paas. Nako, standby Edwin Duque, standby Boy Gonzales. Nako, yung mga maganda ito, Boy, ha? Gusto ko ito, ha? Abay, yung substitution sa mga kandidato matapos makapaghain ng Certificate of Candidacy, abay, ipagbabawal na ng COMELEC, abay, tama lang yan, di ba? Kasi iba dyan, parang strategy nila yan. Eh. Strategy. Para hindi maalaman yung kalaban, ayan, magpa-file ng certificate ng kandidi sa barangay chairman. Ayan, pagkatapos, ang tatakbo pala, iba. Magiging substitution ang labas, lakay. Ayan, yan ay ipagbabawalan ni Boy George. Aba, buti naman, kasi mukhang naaabuso, lakay, yes, yung ganyan. Tama yan, Chairman George Garcia, sir. Ayan, para hindi, hindi pati mga butante, nalilin lang. Oo, eh. Ayan, minsan nagugulo-gulo na yung utak. Eh, sino ba? Ano? Yung pala, iba yung tatakbo. Ayan, okay lang siguro. Siyempre, may mga exemption naman dyan kung halimbawa, kung napatay. Valid. Oo, katulad yung mga inaambus. Dahil away sa politika, may napapatay. Eh, okay lang yun. Pero yung mga hindi naman ganyan ang sitwasyon, eh dapat talaga ipagbawal yan, di ba? Dapat mahigpit, lakay, ang patayan pagka magkakaroon ng isang substitution. Yes. Tuloy mo yan, Chairman Boy George Garcia. Pero kung problema po ang blood sugar leveling yung mga lolo, mga lola, mga kuya, abay, huwag masyadong dibdibin yan, ha? Pero kung ihi po ka ng ihi, uhawin, puwapayat at laging gutom ba ang pakiramdam? Ako, konting ingat dahil maaari pong diabetes na yan. At pwede mo ito sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag napabayaan. Dapat mag-regular exercise, proper diet, uminom ng reset ng gamot na bigyan ng doktor. At samahan ng Cogent DB Plus. Alam mo, Professor Boy Benesa, ang Cogent DB Plus, ito ay isang herbal supplement na may taglay na siyam na Ayurvedic herbs. Nagbibigyan ng nutritional support para pagbutihin ang blood sugar level natin, palakasin ating immune system para magbigay ng proteksyon sa ating vital organs, lakas ng katawan para malabanan ang komplikasyon dulot ng diabetes sa natural na paraan. Sa Cogent DB Plus, malakas ang depensa mo laban sa diabetes. Ang Cogent DB Plus, mabibili po yan sa Mercury Drug, Watson's Drug Stores Nationwide, at online na rin sa Shopee at Lazada. Oras, Sister L. 19 minutes after 9. This time check is brought to you by Dumb-dumbing Bayan. Kami na pala. Oras, Sister L. 9:25. Pero sandali lamang sa mga report. Standby Edwin, standby Boy Gonzales, standby Nicole Lopez. Ang Meralco, abay, gusto pang dagdagan ng 10 billion uli. Ang kanilang kita, magtataas ng singil sa kuryente. Ha? Huwag naman. Teka muna, happy birthday muna kay, oy, kay Beryl Siful. Kuyang Alter Penetrante, aba, happy birthday, Kuyang Sir, ha? At ganoon din si Kuyang Ronald Pascua Jr., binabati ng mga brethren sa Chodoro, Calao Lads, number 136. At happy birthday din kay Iking Galura. Uy, 11 years old dito, Sister L, pero avid listener natin, ha? Oh, hello sa iyo. Hi, Iking. Happy birthday, Galura. Happy birthday. Binabati ni Kuya Tito Sunny Kaday. At happy birthday din kay Mr. Alex Lopez ng Sandigan 82. Kay Kuyang Colonel Benji Tapnyo ng PMA Class 96. Navy Captain Juni Unay at Engineer Ronaldo Buboy Mangosong ng Banay-Banay Davao Oriental. Pagbati mo na kay Kuyang Colonel Joseph Dator. Happy birthday din kay, of course, kay Commissioner Bien Rubio ng Bureau of Customs at kay Yusek Dodo Dulay. At happy birthday din kay Eric Lucero ng DJRH Drama. Oh, happy birthday parang, sir Eric. Parang Nonoy Balyon at kay Arta Nasanseno
at kay Kevin Roy Ramos. Happy birthday. At papasalamat daw si Tonton. Lansangan ang dating aide ni dating Pangulong FBR kay Congressman Bong Rivera ng Tarlac sa matagumpay na 38-year high school reunion nila. Aba, lahat na ng 325 classmates ay dumalo at may premyo na maging sa kanilang mga teacher. Kaya salamat sa pag-sponsor sa kanilang class reunion. At congratulations kay newly appointed Major General Edgar Alan Okubo, newly appointed director ng PNP Civil Security Group, at kay Police Brigadier General Jonathan Cabal, director ng PNP Maritime Group, at kay General Eli Mata, director ng PNP Drug Enforcement Group, mula kay General James Brillantes at General Charles Kalima. Report mula kay Edwin. Ay sinampang kaso ng umano'y hostage victim ng ACE Hospital dyan sa Valenzuela. Naalala mo tula ka yung interview natin kay Mayor, di ba? Oo. Yung ACE Medical Center ba yun? Dyan sa may Valenzuela, yun ang hostage ng mga pasyente na hindi makabayad. Yung palit ulo. Gumugulong na daw yan laka yung isinampang kaso at mukhang mamaya iyaharap sa media yung dalawang nagsampa ng kaso. Pero alamin natin ang update mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Ms. Aline Mayor Deo. Inilabas na ng ang resolusyon ng Piskalya sa Valenzuela City ang isinampang kasong slight illegal detention ni Ladiri Magtangob laban sa ACE Hospital. Makarang na makita naman o ng probable cause for grace si Eric Sherrison sa ilalim ng Article 268 of Revised Penal Code doon saan ay inatabayanan na lamang ang ilalabas na warrant of arrest laban sa mga akusado. Samantala, inatabayanan pa ang final resolution naman ng korte sa isa na pang kaso rin na isa pang biktima na si Rizel Alvaro sa Naturang Hospital. Nakatakba rin iharap sa media mamayang hapon ang panibagong dalawang biktima ng ACE Hospital na dumulog din sa tanggapan ni Mayor Wes Gatsalian para magreklamo sa Sinati Tilas Hospital. Matandang noong buwan ng Marso ay nagtungo rin sa tanggapan ng alkalde ang unang dalawang nagsampa ng kaso kaugnay sa ginawa manong pang-hostage sa loob ng tanggapan ng security officer dahil lamang umano sa hindi nakabayad ng bill ng hospital. Wala pa rin sa Valenzuela. Ako pa rin sa RS23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming maraming salamat Edwin Duque, Mayor Wes Gatsalian at paging birthday boy. Aba, birthday pala ni Health Secretary Ted Herbosa, ha? Oh, birthday niya ba? Ayan, Secretary Ted Herbosa, aba yun siguro po ay tignan nyo yung mga ganitong kaso para hindi naman kawawa yung mga kababayan nating mahirap na walang pambayad sa ospital. Importante yan, Lakay, kasi hindi natin alam kung baka mamaya hindi lang pala sa Valenzuela nangyayari yan. Oh, si Boy, kakandidato rin yata. Aba, alamin natin si Boy, hindi ko alam kung tatakbo ito, pero substitution sa mga kandidato. Matapos po makapagain ng Certificate of Candidacy o COC, plano na pong ipagbawal ng Commission on Elections. Balita mo, RH29. Boy Gonzales, Boy. Mr. L. Lakay Deyo, ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, i-recommend niya sa Comelec Ambak para mapag-aralan at maipatubad ngayon darating na 2025 election. Sa ilalim ng panukala ni Garcia, hindi napapayagan makapag-substitute ang isang individual makaraan ng October 8 o ang huling araw ng filing ng COC para sa 2025 election, maliban na lamang kung ito'y namatay o ma-disqualify. Papayagan naman na niya ang pag-withdraw o ang pag-atras ng kandidato at ito'y mapalitan sa loob lamang ng panahon ng COC filing o mula October 1 hanggang October 8. Sinabi ni Garcia, dapat maging lantad ang mga kandidato kung nais ba talaga ng ilang kandidato sa anumang pwesto sa gobyerno. Para sa kauna-una sa Pilipinas, si Rich, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Problema mo, sagot ko. Problema mo, sagot ko. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Sama ko ng 20, Chairman Boy George Garcia. Tama po yan, ha? Na aabuso na yan yung mga substitution na ganyan.
O, ito ko muna, binabati natin si CJ Ducanes, ang sales executive ng Astra Trucks and Equipment. At kay Kuyang Robert Dipalak ng Philippine Trust Bank, dyan sa may Ordineta, Pangasinan. At kay Consilor Elvis Bella ng Binyana, Laguna. Magandang umaga po sa inyo. Report mula kay Misa Nicole sa ating nako bossing MVP, ha? Eh wag naman, be considerate naman. Laka na po ng kinita niyo nung first quarter, baka hindi 10 naman billion, laka. Ha? Baka laka ini-expect lang nila natataas dahil ganun mas tataas ba? Ang demand dahil sa tindi ng init. Eh sabi na ating Bubit, magtataas daw ng kuryente ngayon. Oh, sakit ayan naman noon. Wag naman sana. Moderate lang, bossing, moderate lang. Your business is our business. Ang Meralco ay naasahang lalakas pa ang kita sa ikalawang quarter ng taon dahil sa El Nino. Report ni RH17, Nicole Lopez. Nicole. Matapos kumita ng halos 10 bilyong piso sa unang quarter ng 2024, inaasahan ng Meralco na mas tataas pa ang kanilang sales sa ikalawang quarter ng taon. Ayon kay Meralco Chief Commercial Officer Ferdinand Gelus, posibleng maglaro sa pagitan ng 6-8% ang itataas ng kanilang sales para sa buwan ng Abril hanggang Hunyo. Mas mataas ang tantiyang ito ni Gelus mula sa initial nilang estimate na 4.7% na pagtaas sa sales. Sabi ng Meralco, tumaas ng 12,207 gigawatt hours ang consolidated distribution utility energy sales ng Meralco sa unang quarter ng 2024. Mas mataas ito kumpara sa 11,287 gigawatt hours na naitala ng Meralco noong 2023. Ayon sa power distributor, mataas na sales ang forecast nila sa ikalawang quarter ng taon dahil sa mataas pa ring demand sa kuryente ng publiko sa gitna ng nararanasang El Nino. Una rito, iniulat ni Betty Siyap, Senior Vice President at Chief Financing Officer ng Meralco, na kumita ang distributor giant ng 9.6 billion pesos sa unang quarter ng 2024. Binanggit ng Meralco noon na malaki ang iniambag sa kanilang kita ang malakas na paggamit ng publiko ng air conditioning units at iba pang cooling appliances ngayong mainit ang panahon. Pero sabi ni Gelus, posibleng maapektuhan ang kanilang kita oras na mag-umpisa na ang La Nina sa ikatlong quarter ng taon dahil sa bumababang gamit naman ng publiko sa kuryente. Sa kabila nito, tiwala ang Meralco official na magiging maganda pa rin ang tapos ng 2024 para sa distributor giant. Sa forecast ng PAGASA ngayong Lunes, May 6, posibleng maglaro sa pagitan ng 41 hanggang 42 degrees Celsius ang heat index o mararanasang init ng publiko sa Metro Manila. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 57 pesos and 34 centavos kada US dollar, habang naitala sa $83.31 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Your business is our business. Maraming salamat, Ms. Nicole Lopez. Kaya tinatawag natin ulit ang bossing MVP, ha? Huwag naman po, magtaas ng singil ng kuryente. Pero sabi ni Bong Ariela ng Ariola ng PCSO Sister L, nako, ang dami daw gumagamit ng logo ng Coast Guard ngayon na private cars. Aba, it seems for sale. Ayan, dami daw niyang nakitang auxiliar daw ang tawag dito. Abay, dapat kumilos ang Philippine Coast Guard dyan. Sila ang napapasama kung may mga gumagamit ng mga kolorum dyan. Ha? Yung ayan, mahirap lakay, yung nauuso yung mga sticker na pwede mo lang idikit sa sasakyan mo. Pwede, ako nga lakay, may nasalubong ako. Tinaddad niya ng sticker natin yung sasakyan niya. Ah, ganun ba? Binusinahan ko ng malakas. Tapos pagtingin niya sa akin, sabi ko, di naman taga DZRH to. Bakit tataddad ka ng
DZRH dyan. Parang gusto kong ganun ba? Pakita ng ID eh. Kasi nagka-cut siya, Lakay. Ah, dire-diretso. Oh, so yung iba po dyan, baka makita nyo po, nagpapasawa yung mga yan. Paki-report po. Mga ganyan, hindi natin kinukonsinti ang mga hindi yan. Hindi po namin kinukonsinti ang mga ganyan. Saka akala nila, passes yan sa huli sa traffic. Batas traffic. O kaya, ako pa yung kinat niya, Lakay. Number coding. Hindi nag-init ang bumbuna mo. Oh, syempre. Dumbing. Ang government-owned and controlled corporations nag-remit na mayigit na 88 billion pesos sa national government. Aris 14, let Narciso please come in. Lakay, kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 47 government-owned or controlled corporations na nag-remit sa national government ng parte ng kanilang sinita sa unang bahagi ng taon. Sa ceremonial turnover or GOTC Day na ginaganap ito sa PACC, napag-alamang kabuang 88.66 billion pesos ang tinanggap na dividendo ng pamahalaan. Pakinggan natin si Pangulong Marcos sa kanyang talumpati. Centers afterwards. As such, your value and worth are not to be found in the dividends alone that you remit to the Treasury, but on the services that you render to people. It will also be incorrect to relegate GOCCs to the rear column of government, behind national and local governments. For the truth is, whether financially autonomous or subsidy dependent, GOCCs are public trusts designed to be government frontline institutions. So today, let me thank you for the services that you have rendered and for the dividends that you have remitted. Last year, dividends remitted reached an unprecedented 100 billion pesos. I am sure that we will surpass it this year. And if the amount remitted as of May 3, which is 88.56 billion pesos, is any indication, then we are on track to meet that goal. Since those dividends also come from the people, let me assure you that they will be carefully spent like the precious taxes that come from the sweat of their brow. It will be plowed back to them through projects and programs that will improve their lives today and also create a better tomorrow for our children. It will be invested back to growth-inducing activities that create jobs. Nawala ka, Apo. Naputol. Si President. Lakay, bahagi yun ng speech ni Presidente. At kanina nga binanggit ni Finance Secretary Ralph Recto na 11 beses na mas mataas yung remittance ngayon ng GOCC sa parehong panahon noong nakaraang taon. Sabi ng sa mga kindala ng Pangulo na namunang GOCC na may pinakamataas na remittance ay ang Land Bank of the Philippines, Philippine Deposit Insurance Corporation, Banco Central ng Pilipinas, Philippine Ports Authority, at PAGCOR. Mula sa 50%, 75% na nakikita ng GOCC ang kanilang inire-remit sa national government. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, sa DZRH, si Lep Narciso, tuloy-tuloy sa pagpapagita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Dumbing. Bayan. Maraming salamat, Leta Narciso mula sa PICC. Andyan po ang Pangulong Marcos. Ayan, kognay po sa pag-re-remit ng mga GOCCs ng 88 billion pesos sa national government. Sana, Mr. President, ay magamit sa tama ang pondong ito at sana ay ito ay makatulong sa ikagaganda ng buhay ng ating mga kababayan. Serbisyo ng gobyerno sa bayan. Dumbing. Bayan. Abay, mas mataas pa ang kita ng land bank sa Bangko Sentral ng Pilipinas? Oo. Oh? Bakit? Kulang ba na imprenta ng pera? O baka napunta dun sa pagpapasweldo. Ah, ganun ba? Oh, diba na grabe yung sweldo nila, Lakay? Babalikan natin yan. Nahilo ako. Babalikan natin yan, Sister Ella. Parang kumain ng chicharo na napakarami. Iba talaga yung mga nag-iimprenta ng pera. Alalaki ng sweldo nila, ha? Sandali lang sa iba pang mga report, mga balita. Stand by UL Reyes. Oras, Sister L. It's 9:41. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACL. L, relax ka lang. I'm coming. Dami. Lakay, paalisin mo yan si Pinong. Oh, Pinong, batukan na kita. Monday na Monday, pinag-iinit niya ng ulo ko. Pero sabi ng texter natin dito, Sister L, ayan, Lakay,
ang katabi namin, kapitbahay namin na Chinese who doesn't know how to speak Filipino. Ang mga sa kanila ay may nakadikit na sa plate na NBI. Huh? Questionable. Allah. Grabe. Naku, dapat to masita yung mga unauthorized used of government logos lakay. Ayan, logo. Ayan. Para ano. O nga naman, ano, ha? Chinese na hindi makapagsalita ng Pilipino. Naka-NBI. Talo nyo pa yung mga Coast Guard. Coast Guard. Talo nyo pa yung mga totoong taga doon. Ayan. Sandali lamang standby UL Reyes. Batiran natin si Kuyang Father and Son, Kuyang Wilbert B. Kalaykay at Kuyang Patrick Kalaykay ng Badok, Ilocos Norte, ba taga-taga Ilog Lads, Kuyang Michael Cuesta ng Pinaglamanan at Kuyang Judge Rodolfo Lopez Jr. ng Lanabal Lads, Kuyang Patrick, Kuyang Alberto Colanta, Edmond Likudan at Kuyang Jessa Lomboy, magandang umaga po sa inyo. Kaya pala Sister El, malaki ang ano rin, ang ni-remit ng PAGCOR. Eh nagbibida sila eh. Ayan, 'di ba ipinida nga ni Chairman Altenco na tumaas ng 42% ang nilangkita nitong first quarter. At ayon nga kay Chairman and CEO Altenco ng PAGCOR, umabot sa 25.24 billion ang kanilang kinita mula Enero hanggang Marso, mas mataas ng 42% kumpara noong katulad na panahon noong 2023. Sinabi ni Tenko na ang tatlong buwang kita ay naglagay sa state gaming firm sa tamang direksyon upang maabot ang 100 billion na tao ng kita para sa taon na magiging kauna-unahan sa 40 taong kasaysayan ng PAGCOR. Sinabi pa ng PAGCOR chairman na ang net operating income nila ay umabot ng 18.99 billion sa first quarter, tumaas ng 54.22% kumpara sa 12.32 billion noong nakalipas na taon. Congrats! Daming bayan. At binabati natin Sister L, si, si Bishop nakikinig sa atin. Good morning si po. Bishop Efraim Fotagan, listening from Romblon. At kay General Mike Isurella ng PMA Class 82. Aba, Mista, happy birthday, ha? Abay, binabati ni Mista Opet Velasquez. Abay, labat ang emperador dyan. Mr. Michael is my guy. Magkano ang palitan ng dollar ngayon? Nag-open sa 57 and 20 centavos. Ayan. Good morning, Kuyang Noble Martin Usaita. Abay, kumusta ang mga itlog ng mga manok natin? Naingitlog pa ba ng doble ang pula? Dalawang pulang itlog. Ayan. Sabi ko sa'yo, Lakay, gusto ko yun eh. Kuyang Martin Oseta, Kuyang Amantosino, ha? si Sel, di parang nakatikim ng itlog na dalawa ang pula. Ano kasi naka-curious ako, Lakay. Ah, ganun ba? Ayan. Kasi pagkapano, yung pagnilagam. Ah, ganun ba? Ha? Pagka nilagam mo, doble pa rin kaya? Tanong mo kay Atene John Samaniego. Ayan. Kahit ba alug-alugin ko yung itlog. O, kita mo, narinig ni Kuyang Noble Martin Osaita, ha? Dadalang ka daw ng itlog na dalawa ang pula. Ayun. Sige po. Ito yung isa, itatago ko para maging sisiw. O nga, no? Pagka, ano kaya, nilim-lim yan. Yung ano ko di ba? Dalawang sisiw din kaya yan? Kasi dalawa yung pula, eh. Baka dalawa rin ang sisiw. Aba, dalawang sisiw ba yung Kuyang Martin, ha? Ayan, pagka napisa. Ay, iuwi ko yan sa Bicol pag naging sisiw. Good morning kay Kuyang Adjad sa Lito Villarosa, kay Emma Fernandez, kay good morning, Dr. Pagdilaw. At ganoon din kay Dr. Pasa Pexon Corrales. Siya pala ang buwabati na happy birthday kay Health Secretary Ted Herbosa ng DOH. Good morning, Noble Tom Angeles, Kuyang Judge Boyet Mapili, at kay Kuyang Sunny Kaday at Sardi Fababaer, Father. Oy, si Father, ha? At Kuyang Attorney Orlando D. Good morning. Report mula kay UL, Lakay. Teka, si Mayor pala. Ay, Mayor. Ayan. Tapos dyan. Si UL Reyes. Alamin natin ang mga latest na pangyayari sa Metro Manila ngayon sa report ni UL Reyes. UL.
Good morning, Lakay. Sister L, naglabas ng thunderstorm advisory ang DOST Pag-asa para sa Metro Manila at ilang lalawigan ngayong umaga. Ayon sa Pag-asa, posibleng makaranas ng moderate to heavy rain showers with lightning and strong winds ang ilang lugar sa Metro Manila, Batangas, Quezon, Laguna, Rizal, Bataan at Cavite. Yuel, ang oras naman. Yes, Lakay. Ulitin mo nga yung portion na yan. Ayan, kasama ba ang Pasay? Ulitin mo nga. Di ba binanggit ko anong mga lugar sa Metro Manila ang uulanin ngayon? Hindi binanggit ng Pag-asa, Lakay, kung ano-anong mga lugar sa Metro Manila. Pero in general, ay buong Metro Manila. Pero sa ngayon ay wala pa tayong natatanggap na ulat kung meron na ngang ilang mga lugar dito sa Metro Manila ang nakaranas na ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Pero kasama dyan ang iba't ibang mga lugar sa Batangas, Quezon, Laguna, Rizal, Bataan at Cavite. Samantala, isang oras naman ilalagay sa yellow alert ang Luzon grid mamayang hapon dahil sa manipis na reserba sa kuryente. Ayon sa NGCP, magsisimula ito mula alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. 16 na planta ang nasa force outage, habang isa naman ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Samantala, sa Malabon, nag-abiso ang lokal na pamahalaan sa isasagawang dry run para sa Rizal Avenue Roundabout System simula ngayong araw. Ayon sa Malabon LGU, magkakaroon ng isang linggong dry run sa Rizal Avenue sa paligid ng City Hall bilang bahagi ng pagtugon sa problema sa pagbagal ng daloy ng trapiko sa naturang lugar. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Yuel Reyes, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Yuel Reyes, sa mga pangyayari sa Metro Manila ngayon. At doon sa Surigao del Sur, oy Congressman Mosulcipul Romeo Momo, ha? Abay dyan pala sa Surigao ay inuulan. Eh, kailan kaya dito? Okay, makulimlim dito sa makulimlim atin. Makulimlim ba? Oh. Kanina, makulimlim. Ayan, abangan namin yan. Baka nakita niyo ulam, pakisabi yung pupunta rito. Hinahanap din namin ang ulan. Ayan, sana pumunta sa Pantabangan Dam, ha? Lumalabas na yung cross ng simbahan. Oo, ha? Lakay. Oo. Yun yung matagal nang ng tubig. Oo, ganun pala. Tapos yun. Ngayon lumabas na siya, Lakay. Bayan pala yung ginawang dam yun. Oo, grabe, ha? Pero sa sobrang ganun tindi ng init. Muli siyang nasilayan sa tagal ng panahon. Pero alam mo, Lakay, lahat sa sobrang init. Nakita mo ba yung isang resort dyan sa may Marilao, Bulacan? Hindi, ano nangyari? Yung naglalagay ng bloke ng yelo sa swimming pool. Oh. Dahil sa sobrang init lakay ng panahon, ang ginawa nila, naglagay sila ng mga bloke, ang lalaking bloke ng yelo. Para lumamig. Para lumamig. Tuwang-tuwa yung mga nagsuswimming lakay. Bit-bit-bit nila yung mga yelo, nakaganda sa tubig. Sabihin natin sila ng yelo mula sa snowball dito sa Star City. Para kang ano, human kung yelo ka doon. Didagdagan ng ano lang sagot sa gulaman. Sagot gulaman. may konting ihi. Uy. Ayan yung mahabigan, bilis ng oras. Yan na po ang kabuuan natin pala tuntunang damdaming bayan. Ingat-ingat po, bawal ma-hit stroke, ha? Ayan. Ako po si Deyo Makalma. Sister L po, Elaine Apit. Stay safe everyone. Ingatan po ang ating mga sarili. Alagaan ng kalusugan. Bye. Hi sa mama ko, Mama Yoli. Love you, ma. Aling Yoli, orasyon. Operation Tulong susunod na Wonder Woman, Miss May Binauhan. Ora, Sister L. Wow, it's 9:59.